Hi guys, this is me again. Siyempre rin yung damit ko. Guys, yung vlog ko kahapon, nagpaalam na ako kasi umulan na. Pero nag-stay ako sa car and nag-drive ako ng dahan-dahan and tinitingnan ko bawat sides ng road. And meron pa rin ako nakikitang chanterelles, kaya ito na yung continuation ng vlog ko kahapon. So, andito pa rin ako ngayon sa forest and nagpipick pa rin ako. Yung total amount ng mushrooms na nakuha ko is 2 baskets. After ng ulan, nagpick pa rin ako. And guys, mapupuno ko na naman itong basket ko. Ayan na naman siya, oh. Almost puno na naman siya. And nakahanap na naman ako ng place dito sa forest. Same place pa rin. Malapit pa rin dito. Sa other side lang ng forest. Sobrang daming chanterelles pa rin ako nakikita. Tingnan nyo dito na side, guys. Ayan, oh. Medyo moist yung ground na kasi umulan. But kapag may ulan, there's a rain, there's a what yun eh? There's a gold after the rain daw, sabi nila. Kasi kapag umulan, tutubo na mabuti yung mga mushrooms kasi ito kailangan nila ng water. So yan, sobrang daming mushrooms dito, guys. Yan, kukunin ko yan lahat. Na-amaze talaga ako. Hindi pa ako nakaka-uwi ng bahay. Kanina pa ako dito sa forest. Maglilimang oras na ako. Or apat na oras yata. So may lakad kami today. Of course, isasama namin kayo saan yung lakad namin. Para makapasyal kayo dito sa Finland. Kahit wala kayo dito sa Finland. Yan, oh. Ay, naputol. It's okay. Yan. Diba, konti na lang mapupuno yung aking basket. Ito pa dito, guys, oh. Yan, oh. Diba? Sobrang maraming mushrooms pa rin talaga. Parang ayaw man ako pauwiin ng mga mushrooms. Alam nyo ba, naggutom ako. Hindi ko pala nadala yung aking baon. Sige lang, kain na lang ako sa bahay. After talaga nito, uwi na talaga ako. Kasi, lakad pa kami. Pero guys, pag may nakita pa akong mushrooms, hindi ako makaka-uwi. Yan o, sobrang daming lingonberries din dito. Or yung pauluka. Masarap din yan siya na berry. Pero maasim yan siya masyado, guys. Dito na side, marami pa rin, no. Sobrang lalaki, guys. Yan, no. Diba, sobrang ganda. Kakadikit-dikit lang yan. Ayun pa yung iba, guys, oh. Diba, sobrang dami. Hindi naman siguro ako uuwi nito, eh. Pero siniko kasi hindi yun siya makakaalis kasi wala siyang car. Kaya kailangan ko talagang umuwi. Pero itong mga mushrooms kasi, ayaw nila akong pauwiin. Ang sinisipa talaga sa mushroom, no? Ako lang talaga yung ayaw pang umuwi. Kasi, natutuwa pa ako sa mga ginagawa ko dito sa forest. Nakakawala kasi talaga siya ng stress. Sarap sa feeling ng meron kang nakukuhang free food. So guys, ito yung lahat ng mushrooms na nakuha ko after ng ulan. And pauwi na talaga ako ng bahay. Dito pala banda, overlooking na yung lake malapit sa bahay. And uuwi na talaga ako kasi hinihintay na ako ng dalawa. Meron pa kaming lakad. Tara na guys, uwi na talaga tayo. Alam nyo ba, nung wala akong sasakyan and wala pa akong driver's license, si Nico, lagi niya akong dinadala talaga sa forest. So ngayon na meron na akong lisensya, sabi niya, bahala na daw ako kung anong gusto kong gawin, kung saan ko gusto pumunta. Kaya, nagpatuyang pod ko. Pero muli na jud ko, uwi na talaga ako, guys, kasi may practice pa si Nico and kailangan niyang gawin yun bago yung kanyang hunting season. So, uwi na tayo ng bahay.
si Nico na ang ano, nagbabaril doon. Sobrang loud talaga ng baril ni Nico, oy. Yan, oh. Rinig niyo ba? Sobrang lakas ng kanyang baril, guys. Tinanong ko si Nico, bakit hunting ang napili mo na hobby? Sabi niya, since bata daw kasi siya, yan daw yung ginagawa niya. Kasi yung lolo niya, guys, sa mother side, nag-hunting din pati sa father side. Kaya, yan talaga yung kanyang ano, hobby na parang way of life niya rin yan. Kasi mahilig talaga yan siya sa forest. Mga puno, mga animal sa forest, mahilig yan siya dyan. Pero ako naman, mahilig din ako sa forest, pero sa pagkain ng mga ganito, oh. Diba? Linisin ko lang yan, guys, yung mga old na hindi ko na yan isasama. Hi, guys. Andito na kami ngayon sa Lami. Ito yung practice place ni Nico para sa kanyang hunting. Andoon na siya ngayon, nagpa-practice na siya. Hindi ko na lang kukunan na video, guys, kasi masyadong masakit sa tenga, tapos wala akong ano yan, headphone. So ayoko nang lumapit doon, pero sabi ko sa kanya, andito lang ako, malapit din, pero hindi talaga doon kung ano ba magkuha ng video kapag mag-shoot siya. So ang gagawin ko na lang, guys, pagpapatuloy ko dito yung aking mushroom hunting. 'Di ba, kahit hanggang dito mushroom hunting pa rin ang talaga nasa isip ko. And hindi naman talaga ako nagkakamali, guys, kasi kung saan merong ganitong klaseng puno, tapos meron ding birch trees or yung cuivo, doon tumutubo talaga ang chanterelles. So, papakita ko sa inyo talaga na tama talaga ako. Dito lang sa harap ko, guys, tingnan nyo naman yan. Yan, oh. Diba? Chanterelles yan, guys. And yung basket ko is andoon sa car. Kukunin ko kasi ipipick ko yan, of course. Maganda yung kanilang ano dito sa hunting club, guys. Meron silang griller, oh, yung outdoor. Tapos may mga storage din. Tapos doon is more practice places sa ano, pag-shooting. Pero doon sila ngayon kasi yung practice nila is about yung sa moose and yung mga deer hunting. Nagbuto-buto, nagid kay sila dito. Ay, bahala silang buto-buto. Kaya ako dari manguha, ako dari mushroom. Ay. Kusog kaayo, eh. Super loud masyado yung kanilang mga guns. Bahala sila, loud sila doon. Basta ako dito. Let's get loud tayo sa mushrooms. Yan, oh. Diba? Sobrang lalaki. Uy, ang tataba. Taba, guys. Tambuki ko, eh. Ayan pa, oh. Oh. Diba? Oh, diba? Marami na yan, guys. Doon ako nanguha kanina, guys. Doon yung parking, andun sila Nico. Oh, dito lang banda, meron pang mushrooms. Tingnan nyo to. Oh, diba? Sobrang lapit lang. Hindi na kailangang lumayo. Sa may sign talaga ng chanterelle sa isang lugar. You just need to check the rest of the place kasi meron at meron talaga dyan. Sobrang linis pa, oh. Mm. Diba? Ang ganda. Para talaga siyang bulaklak. Konti lang sila dito ngayon, guys. Kaya natapos din sila agad. Kaya tapos na yung training ni Nico today. For this season, at least 2 times lang yung training. Tapos, pwede ka na mag ano, ready for the hunting season. Pero ang plano ni Nico is doon sa home place nila, doon sa own forest nila, gagawa siya. Actually, meron na. Nagpunta kami doon last year nila, Julie. Tawag nito, doon siya magpa-practice para maano niya talaga na straight yung kanyang pag-shoot.
So doon na niya papapatuloy yung kanyang practice sa own forest nila. Kasi meron silang ginawa doon ni Pauli na shooting range din. Tapos meron din silang target na nilagay doon para maano nila talaga na center. Pero last time nung last practice niya, 10 naman lahat yung score niya. So ibig sabihin na nasa bullseye. What's your score today? Eh, matira. Pari kymppiä ja sitten pari... Okei. Okay. Hyvä. Ja huteja oli myös, mitkä ei osunut ollenkaan tuohon. Ah, okei. Okay. Joo, but it's a good practice then. So okei okay naman daw yung practice niya, guys. Pero yun nga, dun na pagpapatuloy yung practice sa forest nila. Kasi ito na yung last day dito ng practice dito sa hunting club. Shooting range. Tapos autumn na very soon and getting ready na for hunting season. Ito lahat yung mushrooms na nakuha ko today, guys. So ang gagawin ko ngayon is lilinisin ko yan. Yung iba nalagay ko na dito kasi sobrang bigat na. So ibabrush ko to lahat kasi bukas we were thinking to sell this one kasi 20 euros daw or 15 to 20 euros per kilo. I don't know how many kilos is this. But itong basket ko, 10 liters ito. So about, 20 liters pala or 20 kilos yata. Hindi ko sure. Pero basta, ganito karami yung mushrooms. Yung iba is nalinis ko na. Andun sa labas ngayon kasi medyo malamig ang weather sa labas. Kaya dapat nasa medyo malamig sila na environment after malinis. Pero yun na nga. Mag-start na tayo maglinis. Guys, mag 11 o'clock na ng gabi. Hindi pa ako nakakaligo pero kailangan ko na magpahinga din. And almost tapos naman na malinis yung mga mushrooms. So ito na yung mushrooms, guys. Meron pang konti doon. Yan na lang. Konti na lang yun pero yung maliliit na lang yan, guys. So, ito na. Tapos, meron pang isang box din doon sa labas. So, half ng box na ito. Same amount din nandoon na sa labas. Ready na rin yun. Ito, try namin to ibenta bukas. Meron kaming contact na pwede namin pagbentahan. Yung uncle kasi ni Nico, guys, nagbibenta din sila ng chanterelles. Kasi yung wife niya is Thai. So, ang sobrang dami nilang napipick up na chanterelles lagi. And this is the first time na sobrang dami kong napick up. And sabi niya, bakit hindi ko daw ibenta? So, bukas, tawagan namin Monday. And between 6 to 7 o'clock in the morning. Kasi kailangan daw maaga. Kasi itong mga chanterelles na to, dinadala daw ito doon sa Espo. Sa Usima. Sa city. Kasi wala namang chanterelles masyado sa sa city, guys. Sa countryside talaga nang gagaling yung mga chanterelles. And I'm so lucky na sobrang dami kong na-pick today. So, babalitaan ko kayo kapag nabenta namin and sana mabenta talaga siya para makita ko naman yung pinaghirapan ko today. But even though hindi, it's okay kasi lang naman siya, hobby lang naman siya. Pagod na ako today, guys. Wala na akong lakas. Anyway, salamat sa panonood ng video ito. I will see you next time. Hey, hey!